Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sa gisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Dakilang pagdiriwang na ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyoin. Mga kapanalig, maririnig natin sa Ebanghelyo ang paalala sa atin ng Panginoon na patuloy tayong maging tapat sa kabila ng mga pagsubok na darating sa ating buhay. Kapapanad tayong maratnang tapat sa kanyang pagbabalik. Aminin natin ngayon ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Dali niya tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pagundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin. Ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwain. Ipagkalob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhinin niyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami inyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri
hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay ng mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang nakasusumpong ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng ulibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga diyos-diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Nais mo sa aki isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ako'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Isang pusong tapat sa aki'y likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagpapahayag ng buting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon sinusugo ko kayo na para mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng kalapati. Magingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman. Hahagupitin kayo sa mga sinagoga dahil sa akin. Iaharap kayo sa mga gobernador
at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo kung paano nyo sasabihin. Pagdating ng oras na ito, ipagkakalob sa inyo sapagkat kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Ama na magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay kaya hindi nang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ang mga anak ang kanilang mga magulang, ipapapatay ang kabubuutan kayong lahat dahil sa akin. Ngunit manatili kayong tapat hanggang sa wakas at siyang magliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo at kayo na, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa yun napupunahan ang lahat ng mga bayan ng Israel, darating na ang anak ng tao. Ang ubuding balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At ngayon po mga kapanalig, ay tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng pagtatapatan o just yung juxtaposition. Nang ibig sabihin nito, yung karunungan at pagiging dalisay na puso. Pinapaalalahanan ng Panginoong Hesus ang mga alagad na sila ay mag-ingat at tumulad sa isang ahas na kung saan ito ay matalino tulad ng isang kalapati na ito ay tapat. Dito po itinuturo sa atin ang pagbabalanse natin sa karunungan at kadalisayan ng ating puso. At kung tayo po ay nakikipagbalitaktakan, nakikipag-ugnayan o interaction sa ibang tao, manatili na ba tayong nag-iingat? Manatili tayong nagmamatsyag at tulad ng isang puno ng karunungan ay meron din pong motibo ng kalinisan ng puso at tayo at pamaintain natin sa ating buhay ang tinatawag po nilang kadalisayan at kabutihan ng ating mga puso. Pangalawa, sinasabi po ng Panginoon sa atin sa ating ebanghelyo ang tayo po ay mag-persevere sa gitna po ng pagsubok. Hindi po sinabi ng Panginoon na pag sumunod ka, wala ka ng problema. Hindi ka na uusigin, hindi ka na magkakaroon ng mabigat na hamon sa buhay. Ang sinasabi po sa atin ay manatili po tayong tapat sa gitna po ng pagharap sa kanya-kanya po nating mga pagsubok na nakadatal ng kapalaran. Mahalaga din na maintindihan natin na yung pagganti ay hindi na natin ito iisipin. Iiwan na natin ito sa Diyos. Huwag nating hayaan ang magandang biyaya na pinagkakalob sa atin ng Panginoon, bunga ng pagkatagumpay natin sa tinatawag nilang mga pagsubok, ay bigyan natin ng puwang na tayo ay gumanti. Huwag na. Hayaan na natin ang Diyos ang gumanti para sa atin. Ang mahalaga, ikaw ay nanatiling tapat sa iyong pananampalataya sa gitna po ng pagharap sa mga pagsubok. At pangatlo, mga kapanalig, ay tignan po natin ang atin pong pagtitiwala sa Diyos sa mga kaloob niya sa atin. Yung providential guidance and care. At dito po, ina-assure ng Panginoon sa Ebanghelyo ang mga alagad na sila ay makang-ingat sapagkat yung kasunod nitong bahagi ng Ebanghelyong ito, mga kapanalig, ito po yung pag-aalala sa kinabukasan. Minsan kasi alam nyo, kapanalig, masyado tayong nababalisa, masyado tayong nai-stress, kapaplano para sa mangyayari bukas. Nakakalimutan na nating i-enjoy ano yung meron today. Hindi naman masama ang magplano, hindi naman masama ang mag-isip. Pero kung ito ang magiging dahilan upang ang regalong na araw ng Diyos sa atin, yung tinatawag na the gift of today, ay atin pong hindi na makita, kundi ang makikita natin yung pagkaabala, pagkatakot, pangamba sa darating na bukas,
Ito po ay hindi magandang pag-uugali ng isang Kristiyano. Matutunawa tayong magtiwala sa ating Panginoon at i-enjoy natin ang biyaya ng kasalukuyan. At hayaan na natin ang nakaraan. Iiwan na natin siya doon, pero patuloy tayong maglakbay, ngunit dalhin natin ang aral ng nakaraan upang sa pagharap natin ng ating ngayon ay atin pong mapasalamatan na meron Diyos na patuloy na nagmamahal, patuloy na nagpuprovide sa atin, at higit sa lahat, patuloy na nagpuprotekta sa atin. Patuloy tayong kumafaith sa Kanya, magtiwala sa Diyos na mapagpala. Amen. Mga kabanalig, tayo magtiwala sa paggabay at proteksyon ng Diyos. Halina't lumapit tayo sa Kanya na siyang laging handa sa paggalingang hindi magmamaliw. Sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway maging matatag at walang takot na ipahayag ang mensahe ng Diyos sa gitna ng mga pagbatikos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansa at mga sangkatauhan naway mapalaya sa makasalanang sistema ng opresyon at terorismo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga nakararanas ng pagsubok sa kanilang buhay mag-asawa, naway makatanggap ng biyaya na magsumikap na mapanatili ang kanilang mga pangako, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga pinahihirapan ng takot at ligalig, naway makatagpo ng kaligtasan sa ating komunidad, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga namayapa naway umani ng pabuya sa kanilang mabuting mga gawain sa walang hanggang kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso, idulog natin sa Diyos ang lahat ng ating mga pangamba, ang ating mga pinagdadaanan at hamon ng buhay, na nawa patuloy tayong gabayan at palakasin ng Diyos na harapin ito ng may pagmamahal at kapakumbabaan. Ama, Ikaw ang pinagmumulan ng buhay. Lubigin mo ang kadiliman, kasamaan sa aming puso. Punin mo kami ng liwanag na iyong pagpapala. Sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Kapatid, paghahain ni Galugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay sa nawang sa amin dumalisay,
upang ito ay maging pagganap at araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, pinagbibigyan mong ito ay aming mayag. Kahit na ito ay walang anumang may daragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami rin siyang mong kinakihirapan sa pamamagitan ng mong minamahal. Kahit kaya sana mga anghel, nagyosiyawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga uto, na pupuno ang langit at lupa. Pinapalaan na panirito sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, kayong banal mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan ng dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na handog para sa inyo. Ngayon naman na matapos ang kapunan, hinawa kanyang kalis, muli ka pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, dugo ng bagot walang gantipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kadinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamin kami na rapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaiso sa pamamagitan ng Espiritu. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kaming lahat sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, si Honesto naming Obispo at ang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay na may pag-asa na sila mo rin mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na nanan Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalis sinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin na pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoon, Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at kay Kristo, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos ang mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen.
tagubili na kagagaling na utos sa turo ni Jesus sa banal at Diyos, payag natin ang may lakas loob. Sa masama pagkalaban kami ng kabayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan, ilayos na kabahamakan sa mandalang ang pinanabigan. Ang dagilang araw pagkabahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kahayaan at kapangyarihan at ang kapuhayan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kabayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kabayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghin o Panginoon na ngayon para ng paladaya, huwag ang ngayon mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kabayapaan, magising kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kabayapaan ng Panginoon, laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigay ng kabayapaan sa isa't isa. Si Kristo ang ordero ng Diyos, mapalad tayong patuloy na nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig at pagkalinga. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa.
Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Mahal na Birhen ng Carmelo. Santa Maria, Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, nagpakita ka kay San Simon Stock upang gabayan kami sa aming paglalakbay sa lupa at bigyan ng pag-asa sa aming buhay, lalo na sa oras ng paghihirap at tiisin. Inihahandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ng aming mga mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. May alay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin ng mga pagpapala. Isinasamo namin, o katamis-tamisang ina, na lagi mo kaming samahan. Huwag mo kaming iiwan at papabayaan, lalo na sa panahon ng pagsubog at kapighatian. Sa sandali ng aming kamatayan, pangunahan mo kami sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at kaligtasan. Amen. Mahal na Birhen ng Carmelo, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinakinabang mo ay loobin lagi namang lumingon sa pinanggalingan na tinanggap namin para pagsaluhan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyong Panginoon. At sumayin niyo rin. At tanggapin niyong pagpapala mga pangyarihan Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay niyandog na, humayo kayo, manatiling tapat na lagad ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús, Nazareno.